So, yun na nga guys, welcome back dito sa ating channel. And yes, bibigyan ko lang kayo ngayon ng konting update dito kung paano ko po gawing asado si Storm. Yan. Joke lang. Babe naman daw siya ngayon. Pero, babe lang siya dahil nandito tayo. Ito yung mga kinulinting-kulinting niya ngayon. And gusto ko lang i-share sa inyo guys yung ginagawa ko dito kahit nandito kasi ako sa bahay. Ha, kahit pa paano, inaayos-ayos ko na yung mga halaman ko. At saka, ngayon din ako nagkaroon ng time para gumawa ng pole. Tapos, mailagay ko yung mga halaman ko sa pole. Ako lang din yung medyo gumagawa nun kasi wala naman ako ng ibang maasahan. Si mama medyo busy. Tapos, ako is dito, nagre-rearrange. Nagdadagdag ng mga halaman na ilalagay ko dito. Kung tatanungin niyo ako, kamusta ako, hindi pa rin ako masyadong magaling. Kinakaya, pero mahinap. Nanghihina pa rin ako. Tsaka sa gabi is nilalagnat pa rin ako, guys. Siguro sa panahon na rin, dahil sobrang paiba-iba yung panahon, sobrang init, tapos biglang uulan. Dun mahidin, mahihina yung mga fern, guys, sa ganung sitwasyon ng panahon, ha? At ayan, gusto ko i-share sa inyo itong mga idinagdag ko. Ito kasi dinagdag ko, guys. Pakikita ko, ha? Ayan. Ayan, guys, yung dinagdag ko. Si Milk Confetti. Nilagay ko siya dyan. Kasi nga, para dibang, siya rito, parang wala. Kumbaga, beer to. May awang. Ayan, may malaking awang. Although, hindi ko siya mailagay dito kasi medyo matatak, naman siya, medyo hindi naman siya makikita. May iba akong naiisip na ilagay dito sa part na to, pero dito ko na lang siya nilagay, si Milk Confetti. Pwede ko pa naman siya ilipat ng ilipat, wala naman akong problema doon. At, ayan sila dyan, sa mga... kung kamusta na yung aking wall dito, okay na okay sila, wala akong problema, ha? Kaya, doon sa mga nagnanais or gusto mag-try gumawa nito, go lang guys, go, gumawa kayo. Kasi, iba rin naman yung iba rin naman talaga yung ganda na ibibigay niya, tsaka yung excitement sa atin, lalo na kapag ikaw yung mismong gumawa, kasi alam nyo namang ako lang gumawa nito. Tapos ito yung si Fern ko, si Queen Fern. Ayan, tinanggal ko na yung old leaf niya na nasunog, at ito yung may bagong pasibolian. Ayan, at ayun, ito yung itsura dito. Sorry, medyo magulo, aayusin ko pa dyan. Meron tayo mga for shipment ngayon. Guys, ito for shipment ko sa... For shipment ko sa... JRS. Yan. Yung iba pinapalitan ng paso, guys, kasi A2A. Kinakaya kong palitan ng paso para kahit papano is nakapaso yung mga halaman, ha? At ito naman, walang iba kundi ang ating dark form. Nagiging problema ko kay Dark Form, guys. Kung tutuusin, may konti pa rin akong problema sa kanya, ha? Kasi, dito sa ilalim, ayan. Yan ang nagiging problema ko. Talagang lumalaki na sila ng sobra. At saka, sabi naman ng kaibigan ko, wag ko na lang din, pakailaman. Sila naman ang nag-a-adjust sa mga sarili nila. Buti pa ang halaman, marunong mag-adjust. No? Kaya, eto rin, may bago ng suloy. Ayan na yung bagong suloy niya. Ayan. Kaso, medyo parang wala siya masyadong variegation. Kasi nga, yung payong, simula na nilagay ko yung payong, medyo umaano yung variegation ng dahon nito. At ito yung project na ginawa ko nung gabi. Ayan, si Glorious ko dito, guys, kasi nga paakyat na siya, 'di ba? Ayoko naman sa pader lang. Kasi nangyayari, pag sa pader siya umaakyat, napansin ko maliit yung nagiging dahon. Ayan yung nagiging dahon niya. Naano lang to, guys, sa init, ha, kaya ganyan.
Pero nung nilalagyan ko siya ng pole ngayon, talagang parang napansin ko, iba yung laki nitong dahon na bagong pasuloy. Tapos may bago na ulit siya dun sa loob. Sobrang ganda lang. Ito yung soil mixture ko, gugay sa yan ng gamit ko. Lahat yan, pati dito sa ilalim, yan, soil mixture ko lahat yung ginagamit ko dyan. Ayan. Kaya try nyo. Ayan, nag-ano talaga ako eh, no? Ito yung bark. Kita ba? Autofocus. Ayaw na mag-autofocus. May problema pa ako sa camera ko ngayon, guys. Hindi kasi pa ako masyadong marunong. Kaya, ayan, kailangan ko pag-aralan. Na may napindot ata ako nung nawala ko yung autofocus. Maligalig din kasi ako. Pero, ito, ang ganda nito. Mabait to, guys. Pang-outdoor talaga to, ha? Outdoor plants talaga yan. Kaya, ayan sila ang itsura nila ngayon dito. May isa pa akong ginawa. Pakikita ko sa inyo. Hindi na may isa, dalawa. Tatlo halos. Marami-rami akong ginawa, guys. Ito yung isa, yung Jose Bono. Yan. Nilagyan ko na siya ng pole para pag gumapang siya at mailagay ko siya sa cafe. Yan. Gusto ko siya nakalagay dun sa cafe. Abangan nyo. At ang ganda ng variegation niya, guys. Ang ganda ng variegation nito. Tingnan niyo yung ano niya, yung stem niya, white at green talaga, no. Ayun siya, ang ganda. Tapos ito si ano naman to, guys, si Borsigiana. Yan, iba rin kasi si Borsigiana kapag nakagapang na, 'di ba, sa pool. Pero abangan natin kung anong mas magiging itsura niya. Kasi ito, guys, si Deliciosa. Ibang-iba kasi talaga si Deliciosa. Kay ano, kay Borsigiana, ha? At tingnan nyo ang tulong. Ang ganda talaga, no? Miss Dinita, yan. Yan ang pong siya. At ito pala, ito. Ito, guys. Si Milano. Kasi ayaw nyo bilhin, eh. Ayaw nyo. Kaya nilagay ko na lang siya dyan. Ayan. Nilagay ko siya dyan. Tapos, yan yung dalawa. Para lalagay ko na lang siya doon sa ating ano, lalagay ko na lang siya sa magiging cafe para maganda, 'di ba? May Milano tayo. Tingnan natin kung hanggang saan yung ilalaki ng dahon nito. And ayan, andito pa rin yung ibang soil mixture ko rin yan, guys, ha. Ayan siya. Tapos medyo marami-rami ako nilalagay na Osmocote Plus para ano siya, kasi ano naman tong soil mixture ko, guys, is soil, ano, zero soil. Kaya, okay lang maglagay ka ng maraming fertilizer, ha? So, ayan, guys. Kasi nga, wala akong choice. Kundi ako talaga magdadala nito, guys, sa JRS. Para kay Malvin at saka kay sis Maribel. Yan. Ngayon na natin sila ipapaship sa ano, sa JRS. Ganito yung mga itsura nila, ha. Kung sasabihin nyo, guys, ang shala naman po talaga naka-fragile. Guys, wala na kaming tape, yung fragile tape na lang natitip. Tutuusin, ano talaga, yung fragile tape, nilalagay ko lang talaga siya pag, ano, kapag sa unahan o gitna, parang design niya. Pero ngayon, wala na talaga kasi kaming tape. Yung project. And, ayan, dadalin ko lang siya dun sa JRS. Medyo malayo, guys, ang JRS sa amin. Kaya, sana, ano, sana kahit papano, eh, ma-appreciate nyo ito na talagang dinadala ko siya personally. Kasi yung iba, guys, ano, pinapalalamove nila para dalhin sa JRS. Pero kami, ako talaga gusto kong ako mismo. Kahit mag-spend ako, lalo na ngayon, Diyos ko, sobrang mahal ng gasolina. Dinadrive ko lang. Tapos, para alam ko, walang magkakamali. Kasi nangyari na, guys, nagkaroon ng pagkakamali na naiba yung mga halaman. Kumbaga na ramble, diba? Although, nilalagyan na namin talaga ng pangalan, tsaka kung lugar, kung para saan at para kanino, para hindi na magkakalabo-labo. At ayun, gusto ko sa inyo yung share, tsaka yung make sure natin available pa siya, guys, ha? Kaya sana is matry ninyo kasi perfect din naman siya sa fern. At ayun lang yung gagawin natin ngayon.
mag-ayos lang. Totally, ayoko na mag-ayos. Ganito na lang ako pumunta doon sa JRS. Ang papababain ko lang yung pamangkin ko kasi buti nandito yung pamangkin ko. At dun sa cafe, siguro dahil na rin masyado kasi mahina yung resistensya ko, guys. Kaya yung pag sa cafe, ang dami-dami ko naiisip. Sobrang na-excite ako. Alam niyo yun. Tapos, gusto ko na siya maumpisahan. Ang medyo complication namin ngayon is kailangan kong gawin yung business permit. And then, kailangan kong i-update lahat yung dapat i-update. At medyo mahirap-hirap siya talaga. Tapos ako lang mag-isa, di ba? Ako lang kasi mag-isa umiikot. May mga trabaho na ngayon yung mga kapatid ko. Nagsimula na talaga sa... Although normal, yan nagsimula na. Kaya doon ako nahihirapan na kasi wala na akong nakakasama totally.